Gumugulong na po ang imbestigasyon sa umano'y bakuna slot for sale at nakausap ko mismo yung isa sa mga naalukan o napagbentahan. Narito ang aking special report. Paano ka nagkaroon ng offer na bumili ng vaccination slot? Naghahanap ka ba talaga? And how did you come across this offer? Classmate ko po nung college. Out of the blue lang po, message niya ako na if naghahanap ako ng Astra or Pfizer vaccine, meron daw po siyang binibenta. Ano siya, LGU slots yung binibenta niya. Magkano yung naging offer sa'yo? Paano yung magiging bayaran? Usually daw, binibenta nila 15.5 for Pfizer. And then for friends daw, mga kilala niya, 12.5. And then 12K daw last. To me, that gave me the impression na marami na siyang ibang naalukan nito o nabentahan. Tama ba? Opo. Nag-send po siya ng, picture ng receipt na may nag-deposit sa kanya ng 12,000. Ang ipinagtataka pa ni Norman siya ay taga Las Piñas pero magaganap ang pagbabakuna sa lungsod ng Mandaluyong. Did you feel that something was wrong about this offer? Unang-una, dapat free ang mga vaccines na yan and mapupunta sa mga tao na may kailangan talaga ng yun nga, yung vaccine. Did he say kung paano niya gagawin yun? I wish na I asked more before ko. Kasi nung when I mentioned na I'm friends with the niece of the vice mayor, natakot na siya and then hindi niya na pinush yung vaccine sa akin. Nagsumbong ka? Opo, may nag-contact po sa akin na mga authorities. Yes po. I think it's my responsibility na if may gantong klase na nangyayari, dapat malaman ng mga kahit ex-friend ko. It's public service to expose something like that. Ang mga bakunang pumapasok sa bansa ay mayroon lamang emergency use authorization, kaya naman illegal ang pag-commercialize o pagbebenta nito. Mayroon ding prioritization list na dapat sundin ng LGU para sa mga gusto magpabakuna. Apila ng pulisya sa publiko, huwag tangkilikin ang mga ganitong gawain. Ayon kay MMC Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares, buong NCR ang iimbestigahan hindi lang sa San Juan at Mandaluyong kung saan ito una na paulat. Sa nararanasan nating pandemya, lahat naman siguro ay hinihiling na maging normal na muli ang lahat at guminhawa. Pero huwag naman din sanang samantalahin ang sitwasyon sa paraang nakapanlalamang tayo.